The Holy Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa spiral shell na kukuha nyo sa inyong paghukay ng inyong treasure tunnel. Ano nga ba ang kahulugan nito? Bago natin yan tatalakayin sa mga bago pa lamang nakabukas sa channel ko, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa aking mga avid followers, ako'y mag-shoutout muna. At ako'y mag-shoutout kina Jamaica Alsain, Pips Gilmar, Runa Flor Ragasi, J-Pops TV. Shoutout din kay Bonifacio Manuel, kay Ramil Capsula, Trisha Mendoza, Hyacinth Okfimia, kay Imelda Tabacon, Freddy Soriano, Jerome Faller, Angelito Capistrano. And lastly, ako'y mag-shoutout kina Jigo Gabrines, LJB Misor, Stephen Wapo, Miss In Crystal Dawn, at kay Tating Naliman Salay, George Dalton Napi, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats, hindi ba kayo nagtaka bakit marami tayong nakukuhang shells sa ating paghukay ng treasure shaft ng Yamashita Treasures? At karamihan nito ang nahukay natin ay mayroong clam shells, taklubo, at itong mga spiral shells. Well, unahin muna natin sa episode na ito itong spiral shells para hindi kayo maguguluhan. Kasi kakaiba ang kahulugan ng taklubo shells sa mga spiral shells. Okay, so atin isa-isahin ang mga hugis ng spiral shells. Hindi ko alam ang mga pangalan ng mga shells na ito, pero ito'y very common, lalo na ito, itong parang salakot. And then tinatawag siya na spiral kasi itong umiikot kasi itong ano niya dito, yung kanyang parang layer. Okay, ito naman, ito ay napaka-common ito. Maraming nag-send sa akin ng ganitong hugis na shells at mayroon pang mga butas ng yung iba. Kaya dito ay malalaman nyo ang sikreto ng mga spiral shells na ito, mga katiyats. Ito naman, Nautilus shells, ito ay very ancient shells. Okay, ang mga ito ay parang fossilized na kung makikita natin. Merong kahulugan yan. Lahat ng mga shells na narito ay spiral. Okay, paikot kasi yan, parang spiral staircase na gaganyan hanggat aabot siya sa dulo ang pag-ikot. Okay, so ito'y ganito rin, kahit maliliit, basta't spiral shells, ay pareho lang ang kahulugan. Okay, so example, ito yung ating tunnel. Paghukay nyo rito sa ibabaw, exactly 1 meter, 2 meters, ay meron kayong nakitang mga shells. Kaya ang dapat tingnan nyo mga katiyats, kung anong klaseng shells ba yan. Uri ba yan ng mga spiral shells o uri ba yan ng mga clam shells or mga taklubo katulad ng tipay, ng tahong, yun ay mga kauri ng clam shells, yung bumubukas. Okay, ibang kahulugan yan at atin yung tatalakayin by my next video ang kahulugan ng mga clam shells. Okay, so dito muna tayo sa ito, spiral shells. Okay, napansin niyo ba mga katiyats, kung lagyan natin ito dito ng ulo, ayan, at mata, anong nakikita nyo? Di ba yung magkapariho lang yan sa ahas? Ngayon, ang totoo na ang ahas na nakapulupot ay spiral pa rin yan at ang kanyang kahulugan ay magkapareho lang talaga sa kahulugan itong spiral shells. Okay, kaya natatago ito sa sikreto, balot sa sikreto siya. Hindi nila pinahalata kasi marami nang nakaalam na ang ahas na nakapulupot or katol, ang tawag natin ay treasure under. Kaya pinalitan ito nila, ginawang shells na naman, ngunit merong coding, spiral shells. Ngayon, itong, ano nga ba ito? Ang labas ng, parang ano kasi ito, miniature ng tunnel. Ito yung kabuuang tunnel, ang bilog ng
ng shell na yan. Okay, at itong pinakadulo niya ito, yan ang item. Kaya kung nakita nyo, sa ating diagram mamaya ay pahagdan ang paggawa ng tunnel ng hapon. Paganyan yan. Para dito nila ilagay ang ito, ang sentro. Kaya kung tingnan nyo, spiral din yan, ang hagdan na yan. At hanggang sa dulo, doon na sila magbaon ng item. Kaya very scientific yan na symbol, hindi lang yan katang-isip. Yan talaga itotoo ang code nitong spiral shell na ito. So, ibig sabihin ay spiral din ang tunnel at sa dulo nito, which is ito yan. So, ito yung item. So, nakuha nyo ba mga katiyats? Kaya kung nakuha nyo ang shell na yan, nandyan na kayo sa tamang landas. Okay? So, katulad dito, sa ating illustration, kapag dito nyo nakuha yung shell na pinakita natin kanina or any spiral shell, kahit ganito na shell, spiral din na, lalo na yan. Hindi kailangan na ganito na nakatayo ang shell at nagpoint pababa. Kahit na anong posisyon yan, kahit nagaganyan yan siya, basta't spiral shell siya. At kapag spiral shell, ibig sabihin ay natumbok nyo itong sintro. Kaya yan ang maganda sa sign na yan. At kung dito nyo naman nakuha itong mga spiral shell na yan, nakaganyan, marami yan, ibig sabihin dito ang sintro. Okay, kasi ang ibig sabihin niya ay sintro. Pinakita naman natin kanina yung illustration natin ay umiikot siya ganyan hanggang sa sintro. Kaya treasure under talaga ang shell na spiral shell. Katulad ng katol at ahas na marker. Pero dapat kailangan nakita yan sa ilalim ng lupa. Okay, kasi pag nasa ibabaw yan, big boulder, sabihin natin big boulder na shell, iba naman ang kahulugan yan. Kaya dapat ay dito talaga sa 2 to 3 meters makikita yan yung mga shells na yan na nagpapahiwatig na diretso na kasi tama ang inyong direksyon. Okay mga katiyats, kanina pinakita natin ito. Ayan na ibig sabihin ito ay tunnel, ito ang luwang ng ganyang tunnel. At paliit ng paliit siya, pahagdan ng pahagdan. Kaya totoo talaga na ang construction of Japanese tunnel ay pahagdan. Okay? Kasi umiikot yan, spiral hanggat lumiliit. So ganito yan talaga. Ito yan. Bakit hinagdan-hagdan ito nila? Para hindi madaling gumuho noong mag-construct sila. At isa pa, ang purpose niyan ay hindi na sila gumagamit ng kahoy na scaffolding para doon bababa ang tao, kundi dito lang ang tao. Every layer niyan ay mayroong isang tao nakatayo diyan para okay, tanggapin niya yung ibigay ng isang tao sa itaas. Sabihin natin gold bar, iabot yan. And then dito naman sa pangalawang hagdan ay isa na namang tao para tanggapin niya uli yung ibibigay sa kanya. Na pasapasa lang kasi yan ng mabibigat kasi yung mga gold bar na yan na sa 20 kilograms. Kaya dapat mayroong mga tao dito na naka-istasyon. Okay, kaya ano lang yan. Itong parang ano lang, itong bayanihan. Okay, at mayroon naman dito dalawa. Dalawa dito ang naka-assign. Yung isa ay dito tatanggap sa kabila. Okay, so pareho lang yan. Meron din dito. Meron din dito. Kaya ganito ang picture niyan mga katiets nung gumawa sila ng tunnel. Parang mga langgam lang, di ba? Sa dami kasi nila, isang batalyon. Kaya makagawa sila ng ganyan. Ngayon, ang i-refill, i-backfill na yan,
ang nangyari sa backfill ay, of course, nang i-backfill na nila yan, ay lalagyan na naman nila yan ng layering. Halimbawa dito, layer ng, sabihin natin, layer ito ng concrete. Okay? Makapal na concrete. Yung mga concrete niya, nag-umpisa sa pinakamanipis, 2 meters, hanggang 4 meters. Imagine, ang height ng inyong kisame ay hanggang flooring ay 3 meters lamang, ngunit ito ay 4 meters. Kaya napakakapal nito. Ngayon, sunod na layer ay lalagyan naman nila yan ng ano, sabihin natin mga putol-putol na kahoy at kawayan or mga dahon. Kulayan natin ng iba. Sabihin natin na putol-putol na bambus. Pag sinusunog ang bambu tapos ibinaon, pinutol-putol, sinunog, pinainitan, ay hindi madaling mag-ano yan. Makikita pa rin yan after 80 years. Lalong tumitigas ang bambu kapag sinusunog. Okay, kaya meron silang nilalagay ng mga layers dyan. Dito naman, sometimes ay naglagay sila ng mga poisonous chemicals na hinalo sa mga buhangin at clay. Ayan, sabihin natin ito ay poisonous chemicals. Pero ang maganda sa panahon na ito ay expire na ang mga poisonous chemicals na yan. At ang epekto niyan sa ating katawan ay mangangati lang ang ating balat. At hindi na katulad nung pagbaon nila, kahit lilipas ang 4 na taon ay lason pa rin yan. Kaya yung nakikita nyo na buhangin na puti, na parang arena, na inyong hinawakan na medyo malambot, na parang harina nga, kulay puti, yun ay may halong mga, yung cyanide kasi ay parang asin. Pwedeng may halong cyanide yan, kaya wag nyong i-ano sa bibig nyo, hugasan nyo ang inyong mga kamay. Pero hindi na yan nakakamatay. Ang epekto niyan ay mild na lamang. Okay, at sabihin naman natin sa 3 meters deep, dito, yan ang makapal na charcoal or sinunog ng mga kahoy na nagiging black soil tingnan. Ang purpose niyan ay para hihina ang detection at hindi na ma-detect itong dito sa baba. Kasi makapal yan, parang ang resulta niyan ay parang carbon na yan. Kaya ang detector ay hihina ang kanyang detection sa gold dito sa baba. Okay, at dito sa ibabaw, para hindi mahalata, ibabalik nila yung talagang layer ng lupa. Kaya dito, ibalik nila yung totoong layer na brown soil or humus, itong organic layer na diyan tayo nagtatanim kasi mataba. Kaya hindi natin mapansin na treasure tunnel pala ito kung hindi lang natin nakita ang mga markers sa ibabaw. Okay, at yung tungkol naman sa mga basag-basag na buti, ay dito yan nila kinakalat. Dito, ito, kalat-kalat yan. Mga pinggan, mga jar, plato. Okay, sa lalim yan na 1 to 2 meters, makikita yung mga basag. Kaya kung dito natin napulot ang basag, dito na portion, ay dyan tayo nagkamali na kaagad. Mali na kaagad ang ating punterya. Lalo na kung dito ay ganun pa rin. Kaya kung nakakita tayo ng mga basag dito, sabihin natin, oops, treasure under na ito. Kaya ang hukay natin ay dito, sa baba ng mga basag. Pero anong nakita nyo? Wala, kasi nandito lang. Ngayon sa kabila, ganun din, kung maghukay kayo, sabi nyo, naku, talagang totoong ano to, blue porcelain ng Hapon, totoo nga yan. Pero ikinalat kasi yan sa ibabaw ng unang hagdan nila.
Kaya ganyan ang nangyari, na kahit magkukuha tayo ng malalim, wala tayong matamaan. Kasi nandito lang. Swerte kung dito tayo nakapaghukay. Sumukan nyo mga katiyats. Meron kaming project na treasure sa Kawayan. Ay naghukay kami dito. Wala. Walang nakita. At naghukay din kami sa unahan. Ganon din ang nakita namin, mga basag-basag na plato. Mga buti. Kaya totoong ikinalat talaga yan sa ibabaw. Kasi itong portion dito, yan ay malaki, maluwag na portion ito, at pasikip ng pasikip, tapered, paliit ang kanilang tunnel, hagdan-hagdan. Kaya yan ang, ganyan ang senaryo, mga katiyats, underground, sa ganyang mga tunnel. Alright, so sana ay meron kayong nakuhang kunting kalaman sa ating episode ngayon. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat sa lahat. God bless you all at ingat kayong lahat.